2025 budget ng Vice President. Kung mo nag-iisa na yung Vice President, yung sagot niya na iba na rin eh. So tingnan mo, napunta tayo sa ganyan. Kaya tayo lahat na lulungkot dito sa pangyayaring ito. So, we're calling on the more cooler heads. Uh-huh. Yan, yeah, mga colleagues natin sa House of Representatives. Uh-huh. Yung kaukulang paggalang at kortesiya sa pangalawang pinakamataas na na opisyal ng ating bansa. Uh-huh. Hindi po natin inelect yan ng ganun-ganun lang. Nila pinaglagakan po ng napakataas na pagtitiwala ng maraming botante ng ating bansa. Yung po yung tingnan po natin. Noong 2023, at bago pa pag-usapan yung confidential fund ng Vice President, the long time and the time-honored tradition. Ah, okay. That the office of the in processing the budget of the Vice President. Opo. There are no questions being asked, sabi niya. Uh-huh. So wala na itatanong. And because of that, Madam Chair, Mr. Chair, yes. Yes. Uh-huh. Wala na nagtanong. Wala na. In 10 to 15 minutes na approve po ang budget ng Vice President. Uh-huh. Ito ang tanong, Mr. Uh-huh. Chair. Ano po ang dahilan bakit po natin binago bigla ang tradisyon? Wala, no? Uh-huh. All right, welcome back to another reaction video, mga guys. And today, alam nyo ba na parang nagka-amnesia na yata itong mga buhaya sa Kongreso, no? Pinagtulong-tulungan nila si VP Sara. Baka nakalimutan nila na mayroon palang parliamentary courtesy yung dyan sa Kongreso dapat na ibigay sa mga matataas na opisyal katulad po ng presidente at saka vice-presidente. Ito po ang pinupunto ngayon ni Congressman Marcoleta, yan, shout out po sa inyo, pinakamatalino so far sa nakikita ko. Na noong 2023 na budget deliberation sa OBP ay automatic na approve. Bakit? Dahil sa courtesy of approval na pinairal at tradisyon na matagal ang tradisyon to, Your Honor. So, bakit kayo na amnesia itong si Kimbo? Bakit naiiba? Yun ang tanong ngayon ni Marcoleta. Itong mga hinayupak, ha? Parang na-amnesia. O yan, nagkagulo tuloy kung saan-saan na akong napunta hanggang sa medyo nagkainitan na, di ba? It's not necessary pala dahil meron na palang tradisyon. Di ba, mas halatang halata na hindi nyo ginamit ng tradisyon, ang dami nyo pang tanong, tapos tinatakot nyo pa ngayon na isiro budget at pakakontent pa, di ba? Mga ulol, mga ugag talaga itong mga ambaluslos. Kaya nga rin akong nagtaka, bakit yung mga hinayupak na talagang kini-question pa itong VP Sara, ang nag-question pa itong mga kriminal, itong mga buhaya ng mga tambalustos, di ba? Kaya mga guys, pakinggan natin ito si Marcoleta, ito para maliwanagan po ang lahat, patungkol po rin ito sa courtesy approval. Meaning, wala nang question-question dahil kailangan natin igalang ang opisina, i-automatic approve yan, di ba? Alright, let's go. Mas dapat bang umiral yung matagalang tradisyon ng House of Representatives kung ang pag-uusapan ay pag-aanalisa at pag-approve ng budget ng Vice President? Di ba? Dapat bang manaig yung dapat tradisyon manaig na matagal nang inoobserba, matagal nang iginagalang sa mahabang panahon? Hindi ko konting panahon ito kapag ka-tradisyon kasi dyan, mahabaan eh. Time-honored tradisyon ito eh. Mm-hmm. Pambigyan ng parliamentary courtesy ang Vice President, ang Office of the Vice President sa budget hearing. Di ba? Ayun. Kasi diba? Tradisyon naman pala talaga. Ang nakalahat nga naman sa harapan ng mga mambabatas sa committee ay 2025 budget. Mm-mm. Na naniniwala siya na dito po ninyo ako tanungin, sabi niya yata. Yes. Hanggang sa napikon na, ayaw na rin sumagot yata kahit na 2025 na yung tinatanong eh. Nagkapikunan na yun ang nakita ko eh. Oo. Tama ba yun? Mukhang ganun nga po kung nagkainitan na. Bigyan niyo po ako ng matibay na dahilan kung bakit kailangan natin baguhin yung tradisyonan. Hindi po ba niyo naalala? Yung opisina ng Vice President is the second highest office. Mm-mm. As indicated by the Constitution. So, tingnan nyo yung uri ng pagtatanong kung paano tanungin. Kaya kung paano po, tanong. Pagkatapos, ito pa, meron pa akong itatanong eh. Puro, ano na lang ako, puro parliamentary inquiry. Opo. Wala po tayong sinasidean dito kung alin ang tama o kung sino yung mali. Oh. Ang gusto nating sidean po rito,
ay yung mga pangyayari, yung experience natin bilang mambabatas sa mahabang panahon, pagsama-samahin po natin yun. Ang isusunod kong tanong, nyari, ikaw na ang chairman ngayon dyan. Opo. Mr. Chair. Kasi palagi nilang tinatanong, yung confidential fund. Okay. Diba? Doon na uuwi. Doon sila nag-away. Doon sila nagkaroon ng personal. Doon na talaga namang, diba? Patot sa dahan magkabilang panig. Mr. Chair. Yes. May I know for my own satisfaction, what is the nature of a notice of disallowance? Kasi itong mga ito ay naging subject ng notice of disallowance. Ng COA, ng Commission on Audit. COA. Yes po. Yan, notice of disallowance. Ito yung nareklamo ni Franz Castro at impeachable offense daw. Ah, nagpa-presscon pa kanina itong hinayop pa kanina ng bobo na ilang beses niya nareklamo na yan ng notice of disallowance na hindi nga yan illegal. That is the process of the Commission Audit. Yan, pakinggan natin si Marcoleta mga guys para maklaro natin kung gaano kabobo itong convicted criminal na child abuser. Kasi kapag yung isang paggamit ng budget sangayon sa patakaran o sa pamantayan ng Commission on Audit, eh merong nakitang sablay sa anumang kaparaanan, ipa-plug nila ngayon yun. At magkakaroon ka ng notice of disallowance. Ayun, oh. Sa pamamagitan ng notice of disallowance, Jen, kung sino man yung dinirekta ng opisina ng COA, meron ka ngayong obligasyon na sagutin mo yun. Yes po, sasagutin niyo yun. So, ang tanong ko, Mr. Chair, what is the nature of a notice of disallowance? So, ano isasagot sa akin? Kailangan sagutin ako. Ano yung nature? Ang nature niyan, Jen, isa itong notice na ibinigay sa iyo para sa ganon, tingnan mo kung paano nagamit sa aming palagay, may sablay ka rito kaya kailangan ipalawan mo. Ka dyan, tama ho. So kaya merong disallowance, sa ngayon pa lang sabi namin, dinidisallow namin ito at kinakailangan ipaliwanag mo. Ipaliwanag ko, at kung kinakailangan, ibalik mo muna ito. Parang ganyan, ano? Pero, ang notice of disallowance is not a final judgment. Ah, tama kayo. Ito ay contestable. Ito ay appealable. Hindi natin alam nasaan ba itong notice na to, saan pinagtatalunan, sa director's level. Okay. Kasi kung minsan regional level eh. Opo. Baka sa region o kaya kung ito ay nandoon na sa COA proper. National office. Kumbaga yung NBank. Okay. O, kasi merong tatlong ano eh, hindi ko nagkakamali, tatlong commission, dalawang membro at saka isang chairman. Yes, So kung nandoon na sa Commission on Audit proper, yun na ngayon ang nagpo-process nung isinagot na apila. Ah, yung unbank nang magpo-proseso pala. Ngayon, kung halimbawa wala na doon, halimbawa, anuman ang aksyon mula sa regional level o sa NBank, pupunta sa Korte Suprema din. So, ang Korte Suprema pa ang titingnan ng ganyan. Ngayon, kung yun ay nandun na sa mga opisina na yun, na sila naman ang tamang dapat nang magbigay ng hatol kung paano talaga ang paggamit at kung talagang ang paggamit may sablay o wala, ito ay didesisyonan. Oho. Ng commission. Ng either the commission o kaya kung umabot na sa Korte Suprema. Oho. Ngayon, bakit mo pa ako tinatanong? Yun nga. Eh, nandun na yun eh. Kaya yun yung parang sagutin, baka dumaprem, sapagat bahagi pala yun ang sasagot nila sa katastasang hukuman. Kaya ngayon, tinatanong ko, what is the nature of a notice of disallowance? Oho. It being contestable, it being appealable, naka-appeal pa yan eh. Pinagtatalunan pa eh. Sinisiyasat pa yan sa mataas na uri ng pagsisiyasat, kaya nga umabot na sa mga nakakataas na opisina ng mga nakakaalam sa mga bagay na ito. So yun palang estado, no? Bakit ngayon pinipilit pa nating paanakin at dito pa nagko-concentrate ang mga tanong? Di ba? Anong maihita natin ngayon? Eh, sinagot na nga yan eh. Sa mga tweet, meron ng opisina na talagang tumitingin dyan. Tayo ba titingnan pa rin natin? Yan ang pinanggalingan lahat. Kaya tayo bilang peacemaker dyan, dapat balikan natin sa ganun. Ayun. Eh mukhang wala kasi nagpalutang ng ganyang puntos kong, eh mukhang doon sa pagdinig, eh, ayun ko, may kanyang sariling interest eh. Doon sa mga paraan ng mga pagkatanong po na lumabas,
doon sa camera noong isang araw. Eh kung makikita mo yung concentration ng pagtatanong, nandun nga sa confidential fund. Eh. Yun, wala na nga ang confidential fund dyan eh. Muna ang academic na ito, at sa pinag-uusapan na 2025, wala nang confidential or intelligence fund. Uh-huh. Kung ipipilitin mo na ibalik doon sa punto na yon, ibang usapan na yon. Uh-huh. Di ba? O eh bakit yun lang ang tinatanong? Hindi ba yung DILG, yung mga gobernador, yung mga mayor, may confidential fund din yan dyan eh. Oho, oho. Ha? Mm-hmm. So dapat consistent. Kung gusto nyong tanungin lahat dyan, eh hindi siguro sa opisina ng Vice President. Para sa akin, kung opisina ng Vice President, nagkataon, sangayon sa ating saligang batas, na pinakamataas na batas ng ating bansa, siya po ang nag-o-occupy ng pinaka, pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Oho. Meron kasi nasabi kanina, shouldn't she be accorded proper courtesy? Ayun. Yun lang eh. Yun lang, yan ang gusto nating i-analisa. Nasabihin sa lahat ng mga kinaukulan. Eh, pag-isipan po natin mabuti. Ipakitama niyo ako, Kong. Di ba usually, dalawang ahens, dalawang tanggapan lagi yan na nagkakaroon ng courtesy approval. Ang tanggapan ng Pangulo at saka ang tanggapan ng pangalawang Pangulo. Eh. Di po ba? Tama ka dyan. Ayun. Oho. Tama ka. Oho. Eh, di dapat. Meron nga ano yan eh. Alam mo, sa Akwan, sa pag nasa presidensya, parang nasa plenary debates na. Uh-huh. Office of the President, tsaka Vice President. Meron na mag-move. Hindi na nga. Mr. Speaker, I move to approve the budget of the Office of the President. Palakpakan. Yun na, tama. Kasi, kung titingnan mo kasi, ito yung pinakamataas at pangalawang pinakamataas na pangulo ng na official ng bansa. Uh-huh. Yung karapat dapat na paggalang at pagtitiwala na ibibigay mo sa kanila, dapat nandun eh. Uh-huh. Dapat nakasangkot yung pagtitiwala na yun eh. Vice President. Aha. Uh-huh. Pagtatanungin mo tungkol sa confidential fund na wala na nga. Mm-hmm. Nandun na nga sa pangangalaga ng COA yan, kung nasaan man yan, pinagtatalunan na, inaanilin siya na yan. Ngayon, dito pa rin tayo. Uh-huh. Ang pagsulong ng bansa, ang isipin mo, ang opisina ng Vice President, naglagak ng pagtitiwala ang napakaraming butante dyan. Uh-huh. Hindi basta-basta opisina yan. Uh-huh. Di ba? Itong opisina niya, hindi mapasusubalian din. Opo. Pangalawa sa pinakamataas na opisina sa ating bansa. Ah. Pero bagay sa Senado ko, kung hindi ako nagkakamali, nagkaroon lang ng konti doon sa punto ng libro. Pero lahat naman nag-move, nabigay na yung courtesy approval eh. Doon sa pondo ng pangalawang Pangulo. Eh kasi may nag-ek-ek pa sa libro dyan. Ayun na nga. O, di ba sinabi natin, napalitaw tuloy kung sino yung Kuwagos, kung sino yung Loro, di ba? Sinabi nila yun. Opo, yun ang pagkaka... O, di saan na pinatawag nila si Ginang Lenny Robredo sapagkat siya yung Vice President noon noong 2019. Kasi kinuha ko para nga eh. Uh-huh. Opo. O, hindi, kasi ang pinag-uusapan kasi, ang nakalahat nga naman sa harapan ng mga mambabatas sa committee ay 2025 budget. Mm-mm. Na naniniwala siya na dito po ninyo ako tanungin, sabi niya yata. Yes. Hanggang sa napikon na, ayaw na rin sumagot yata kahit na 2025 na yung tinatanong eh. Nagkapikunan na yun ang nakita ko eh. Oh. Tama ba yun? Oh, di ba? Doon dapat itanong yan kay Lenny Robredo o yung mga gunggong. Panahon pa na yan ni Lenny Robredo. Yan mga guys, no? Klarong-klaro. Talagang dapat sana, no? Bigyan natin ng respeto. Kasi kung mamumulitin ka kayo dito sa ganitong paraan, snobis kasi kayo eh. Ha? Mga atakdog talaga. Kikita natin ang pagkabayas nyo talaga. Pinipilit nyo. Ito pang si, ano, itong si Castro. Ha? Itong nagpa-presscon pa. Kanina yata yun. Na impeachable itong disallowance. Impeachable. Ipapile daw nila. Napakabobo, di ba? Itong disallowance, hindi nga illegal yan. That is a process within the Department of Audit. Ha? Kailangan lang yan i-comply. Di ba? Na-explain na nga ni Marcolita yan dito. Eh bakit mo, akala mo bobo ang Pilipino? No? Akala ni Castro na hindi natin naiintindihan. Ha? Malaging ano, recycle lang talaga yung mga reklamo mo. Castro, mag-ano ka nga, magbait ka. Inayupag ka. O, buti pa siguro, doon na ka lang siguro sa kulungan. Ha? Sayang ang bayad ng taong bayan na yupag ka, convicted ka na. Kaupo ka pa dyan, ha? Nag-i-enjoy ka pa sa sweldo. O, kayo, mga buhaya, makonsensya kayo, mga inayupag kayo.
ginaganyan nyo pa yung vice-presidente. Sa Bisaya pa, gilusod-lusod pa ninyo mga giatay mo. Langabuang lang mo diya. Ang naamay parliamentary courtesy, yan ang courtesy of approval na wala nang tanong-tanong. Dahil, siyempre, napakalaking numero ng Pilipino ang naglagak dyan para sa kanilang mga opisina. Tapos, question nung itong mga tambalus-dos, mga ilang boto lang itong mga to, di ba? Sa mga distrito nyo, naabot kaya ng 1,000,000 yung mga boto nyo ikumpara dito sa ating vice-presidente, di ba? Tapos, babastusin lang rin yung ganyan. So, parang indirectly, binabastusin nyo rin ang taong bayan. Kaya, hindi tayo papayag dyan. Alright?